mataas na pagpupuri, pagdakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang po sa beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, sa mga turo-aral at alaala po ng ating beloved assistant Pastor Lina Comon Almeida, sa mga beloved children po, sa bawat gumagampan po dito, sa mga beloved preachers, sa lahat po ng gumagampan, sa dako po ito ng binangonan. Ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil sa mga oras na ito. Ako po ito sa puso nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil tunay nga po na taglay ko ang kalakasan ng physical na nagmumula sa mahal na Panginoon dahil sa mga oras na ito. Salamat sa kalakasan ng mahal na Panginoon dahil 4 days na po ako nag-aayuno. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, napakabuti mo, mahal na Panginoon. 15 na po ako, pero sabi ko, mahal na Panginoon, walang imposible pag hiningi po namin ang kalakasan sa iyo. Kung ang lahat ng bagay binibigay mo, alam ko, mahal na Panginoon, ang kalakasan din ay kaya mong ibigay. Kaya pinasasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Ganun din po nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil nasave po ako dito sa dako, sa banal na gawain na to. Taong 1992, bunga po ako ng beloved mother ko sa dako po na Amoranto. Ako po ay may karamdaman na polycystic ovaries. Yung case po na yan, mostly na po ngayon sa mga kababaihan. At dahil po sa karamdaman po na yan, kapag ako po yung nagma-monthly period, thrice a year lang po ako pag nag-monthly period. Alam niyo po, dahil sa karamdaman na yan, 19 years old po ako nang ako po yung magkaroon ng beloved husband sa dako din po, nang na-meet ko po siya sa gawain ng mahal na Panginoon din po. 19 years old po ako, subalit tunay nga po nang dahil sa karamdaman na yan. Dahil pag ako po yung nagma-monthly period, alam niyo po, itong palad ko po na to, kahatiin niyo po yan, ganyang kalalaking buo-buo po na dugo ang lumalabas po sa akin. At dahil po sa karamdaman na yan, alam niyo mga minamahal, 17 long years bago po ako pinagpala ng mahal na Panginoon ng isang anak. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, napakabuti mo dahil in his time talagang sumasagot ang mahal na Panginoon. Dahil alam niyo mga minamahal, amen, dumating po ako sa point na nagpa-check up po ako, hindi po masama magpa-check up, subalit sabi nga po, kung may pananampalataya ka, ilaban mo ang faith mo para sa mahal na Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay, pag inasa mo po sa mahal na Panginoon, andyan ang kagalingan na 100% ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, ang sabi po sa akin ng doktor nung 29 years old po ako, ang sakit po ko po na yan na polycystic ovaries, dahil po itong laki ko po na to, ako po ay low blood. Nagna 90 over 70 po ako, 90 over 60. Subalit, sabi ko nga po nung panahon na yon, dahil bilang tao, talagang dumarating po bilang Kristiyano ang panlulupaypay. Subalit, sabi ko nga po, kung paano ang mahal na Panginoon naging tapat sa bawat isa. Andiyan rin po na inaangking ko po yung pananalita ng mahal na Panginoon na alam niyo mami na mahal. Ang sabi ng doktor sa akin na pagtungtong ko po ng 35 years old at hindi pa ako nagkaanak, magiging prone na po ako sa cancer, at ang magiging kailangan lang po solusyon dyan ay tanggalin po ang buong matris ko, dahil pag ako po hindi na nag-monthly period, prone na po ako sa cancer. Subalit, alam niyo mga minamahal, in his time, dumating yung pagpapala ng mahal na Panginoon at the age of 35. Diyan niya po ako pinagpala ng anak. Yan po yung taning na binigay sa akin ng doktor na kung hindi po ako magkaanak, yan din po yung time na kailangan ko ipatanggal ang matris ko. Subalit, napakabutin po ng mahal na Panginoon. Tunay na andyan ang katugunan sa bawat panalangin natin ng mga anak niya na tumutupad sa kanya at sumusunod sa kanyang layunin. Kaya nagpapasalamat din po sa mahal na Panginoon dahil tunay nga po na andyan man ang mga pagsubok, andyan man ang mga paalala. Subalit, salamat sa mahal na Panginoon. Pinasasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon na sa tuwi na andyan man po ang kahirapan, andyan man po ang pagsubok, andyan ang kamay ng mahal na Panginoon. Kasi minsan bilang tao, tagang dumarating po tayo sa trials financially. Alam niyo ang kamay ng mahal na Panginoon. Alam niya ang nasa puso natin. Hindi pa natin sinasabi, alam niya na kung ano ang hihingi natin. Dumating po yung time na kapag dating po ng every event, as a choir, alam po natin kung anong gampanin natin. Hindi po tayo makagampan financially. Alam niyo mga minamahal, nung dumating po yung time na yan na walang-wala po talaga. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon, pag binitawa mo ang 100% pagtitiwala mo sa mahal na Panginoon, andyan ang katugunan niya. Sabi nga, kung kailan yung talagang
peak of time na talaga na walang-wala ka maaasahan. Andiyan ang kamay na mahal na Panginoon. Alam niyo po, last year po nung Rizal Provincial Crusade, grabe po ang pagsubok financially dahil kapag po gumagampan po kami, talagang totally hindi po nagbabihayin beloved as pang ko, ganun din po ako, iniiwanan ko ang trabaho ko. Subalit ang mahal na Panginoon, pag iniyak mo, talagang ihingi, ibibigay niya sa'yo. Alam niyo po, nung time na yan, may tricycle po kami. Alam niyo, wala kaming panggas, wala kaming pangkain, pero sabi ko nga, laging banggit po ng beloved husband ko na ang sabi niya, God will provide. Minsan bilang tao talagang dumadating tayo na nalulupay-pay. Subalit, kailangan mo pa rin po talagang magtiwala. Alam niyo po, nung oras at araw na yan, napaalis na po kami patungo po ng Rizal Provincial Crusade na last year. Alam niyo, may dumating pong kapatiran. Alam niyo, mga minamahal, binigyan po kami ng pagpapala financially. Sabi nga, talagang ang mahal na Panginoon, pag talagang umasa ka, iasa mo ang lahat sa mahal na Panginoon ng tao sa puso. Ibibigay niya kung ano ay nasa puso mo, huwag ka lang mag-alinlangan. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, tunay ka sa banal na gawain na ito dahil alam niyo, mami na mahal, ako po'y galing sa broken family, magulo po ang buhay namin. Subalit tunay nga po na dahil nakilala ko po ang banal na gawain na ito, lahat ng mga katugunan, mga panalangin ko, andyan ang kasagutan, nagkaroon po ako ng kapayapaan, which is siya po ang lagi kong hinahanap dahil alam niyo, mami na mahal, 2 months pa lang po ako, iwalay na po sa parents ko. Tunay na lumaki po ako kung kani-kanino, mga kamag-anak ng beloved father ko. Subalit, sabi ko nga po, yung mga bagay na yan na pinagdaanan ko, yung po pala ang kapamaranan na mahal na Panginoon, upang hanapin ko siya. Dahil tunay na nung makilala ko siya, lahat ng bagay, kahit mahirap, pag inasa mo sa mahal na Panginoon, parang napakadali. Mahirap intindihin, mahirap unawaan, pero kung susundin mo kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, ibibigay ng mahal na Panginoon buong puso ka lang po talaga magtiwala sa Kanya. Kaya maraming salamat. Andiyan man ang paalala, andiyan ang pagsubok, andiyan man ang mga kahirapan. Subalit, andiyan naman po ang kasiyahan at kapayapaan na binibigay ng mahal na Panginoon sa mga anak niya na sumusunod ka sa Kanya. Kaya maraming mahal na salamat sa mahal na Panginoon sa pagpapalang financial, physical, lalo tigit sa spiritual. Kaya lahat po ng kapurihan, kapasalamatan ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved sister Melenia. At narito po ang ating mga beloved choir. Samahan po natin. Tayo po'y tumayo. At tayo umawit muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang, pupurihin kita Panginoon sa iyong kabutihan. Itaraas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Pupurihin kita Panginoon sa iyong kabutihan. Itaraas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay
sa aming buhay. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Manatili po tayo nakatayo. Samahan po natin ang beloved choir sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Please welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry Beloved Youth Choir. Amen.